po sa inyong lahat. I wasn't actually prepared for this, but anyway, this is an opportunity for me to pay tribute to a woman I admire so much also, just like my mother. In the Senate, I gave an extemporaneous speech honoring her, and I remember saying, Mother Lady is strong, fearless, fierce, but compassionate, fun, and funny. Alam mo, minsan kami ng dalawa yung magkatabi, at lahat ng pumapasok may comment siya palagi, di ba? Pero there was a time when I was in the MTRCB, pag nagkikita kami, medyo iniiwasan ko na yung mami mo. Kasi palagi, di ba yung mami mo, which is the term in, talagang kukulitin ka niya, di ba? So sinasabi niya sa akin, kailangan tumakbo ka for the Senate, kaya mo yan. And at that time, I really didn't believe in myself. But mother really pushed me. And wala kaming budget noon, binigyan niya kami ng 3 kwarto sa Imperial Hotel. Doon nag-umpisa yung amin maliit na headquarters. So I'll always be grateful for the trust that she gave me. But more than that, more than all the personal anecdotes, I think we have to remember, and I'm sure it's already been mentioned, that here is a woman that provided thousands of jobs. That maybe at one point was one of the few that supported the Philippine movie industry. Whether her movies made money or not, she continued producing. And I remember my mom told me why she was doing this with so much dedication and love. It's because Mother Lily herself was a movie fan. And when you're a movie fan, you always appreciate and focus on what your audience would like to watch. I can't forget the stories, of course I was still young, that they told me Mother Lily had several telephones around her. Kasi dati, wala namang mga intercom na may connectan ng mga iba-ibang line eh. Maraming several telephones. So, nagtawanan nga kami sa Senado kasi naalala din nila yung kwento na minsan may kausap si Mother Lily na galit siya. So, nandito, di ba? Sumisigaw si Mother, pinagsasabihan. Pero ang kausap naman niya sa kabilang telepono, nakikipagkwentuhan, so masaya naman siya pag kinausap niya dito. So, Mother Lily is a consummate multitasker. Okay? Hindi mo magagawa lahat ito kung hindi ka talaga laser-focused sa ginagawa mo. Ang isa pang kwento ng mga Dabarkads, of course, I didn't really actually witness this. Noong naging MTRCB ako, sinabi nila, alam mo ba si Mother noon, pumupunta kay Manuling Morato, nung siya pa yung MTRCB chairman. Pinatawag siya kasi yung mga billboards daw ni Mother, very revealing yung suot ng mga artista. So tinanong daw si Mother, so Mother, hindi pwedeng ganyan yung mga billboard mo, bakit ganyan yung mga billboard? And apparently, sabi ni Mother, nung umulan daw, natanggalin damit ng mga artista. I don't know if it's true, but I don't think that, I think June Rufino was the one who mentioned this to us. Okay, so, as I also, well, anyway, there are many other stories. But Mother Lily, we have a lot to be grateful for because she is not only a movie producer, she is a patriot. If other producers would just, you know, try to be nice to the current administration, Mother Lily will support a political leader whom she truly believes will be good for the country. So even at that time, as you know, she produced Sister Stella L. So, and I know, nagpo-protest din si Mother noon. So, importante din talaga sa isang babae, syempre isang mabuting ina sa inyong lahat, tinuruan kayong lahat kung paano magpalakad ng inyong negosyo, paano tumulong. Pero may pagmamahal din sa bayan. At may pagmamahal sa mga artista na tinutulungan niya. Alam ko si Mother halos lahat na tulungan niya.
So, again, it is truly a privilege for me to have known her and for her to be my nina. That's why I got her, because she's really resilient. She's a model in my life. So, to everyone here today, I hope that we can all rise up and give Mother Lily, the woman who has inspired many, who has helped many, who will forever be, as I mentioned, a titan in the movie industry, a big round of applause.